At dahil wala kaming kuryente ngayon because naputulan kami ng Meralco dahil hindi ako nagbayad ng bills, charot. Kaya naisipan ng family na pumunta ng palengke. Ayan, inaantay namin si Daddy Sol. Iwan rin si Daddy ang tagaw. At ayan, finally dumating din siya. Medyo nagpapaulit. Nasabi tayo? Nasabi mo tayo kay Daddy kanina tayo? Kunting na-late lang yung artista, ganyan na kayo. Huwag yan. Ang kapal po, ito po yung tunay na artista. Ayan, o diba? Ayan, nandito na kami ngayon sa Farmers. Nauna yung daddy kasi gentleman siya. Charing. Tara, samahan nyo kami mamalengke. Unahin namin dito ay mga seafood. So ayan si ate na follower ng aking page. Nagtitinda siya ng mga shrimp and scallops. Tapos si Daddy Sol, nabighani dito sa mapulang tahong. Malaki daw at mapula. Tapos itong crab na malaki. Pero mamaya makikita niyo kung mataba ba siya or hindi. At ito yung tip ni ate sa lobster. Dito ma'am, hindi na po siya maganda. Kailangan po ang puti na. Tapos ayan, nakikipagtawaran na si Daddy Sol kasi dati kaming nasa palengke din kaya sanay na sanay sa tawaran. Pero tulad nga nung nasabi ni ate, hindi na fresh itong lobster. Pero si Tayo kasi gusto ng lobster. At ayan, bumili din ako ng isang kilong scallops. Tapos shoutout kay ate na mabait. Siya yung binili na namin ng shrimp. Fresh talaga yung kanya mga shrimp. Kaya kapag nakita niyo yung mukha niya sa farmers, siya yung bilhan niyo. Fresh yung shrimp niya at tama ang timbang. Ayan, nililinisan na din yung mga scallops. Masarap ito, baked scallops. At makikita niyo yung taba ng scallops. Next, bumili si Daddy Sol ng faucet. Ay, pusit pala, hindi pala faucet, sorry. Ayan, binigyan pa yata ng dagdag si Daddy Sol kasi basa yung pusit. Ayan si Goldie Bakes, hindi pa naliligo. Ayan, nagpasample ng buka ng tahong si Daddy Sol. At ng talaba din. Ayan, mataba naman yung talaba. Mabait yan, si kuya na nakadilaw. Nakakatuwa siya. Sarap niyang kurutin sa tenga. Ayan, bumili kami ng 3 kilong talaba. Tapos, binigyan ng dagdag ni kuya. Ayun. Ayan, after niya magtimbang, photographer din pala siya. So, pinicturan niya kami ni ate. Tapos, binilhan ni Daddy Sol itong dati niya classmate na si Bong, magbababoy. Since dati sila mag-classmate, ang daming binili ni Daddy Sol na karne sa kanya kahit marami pa kami stock na karne sa bahay. Longganisa na yan, hamonado longganisa. Ang sarap na tikman namin. Diba, kung ano yung makita niya nakasabit, binibili niya na para maubos na yung paninda ni Kuya Bong. Bato, pare. Ibabato ka tayo. Ayun, dalawa. Masal. Ito, may dalawa pang bato. Yeah. And binili din namin yung pata niya na dalawang nakasabit para maaga na silang makauwi. Then yan yung pork chop, pinaslice na namin. Dami nagsigang ngayong araw. Yun, ang dami daw nagsigang ngayong araw kasi namalengke kami nito Sabado. Tapos medyo late na kami nakapamalengke, mga alas 12 kami nakarating ng farmers. Si kuya na nag-slice dyan, may edad na siya pero magaling pa rin siya mag-slice. Tapos ayun, babalikan namin yung pusit at scallops na pinalinis namin kanina. So ayan yung mga napamili namin, naparami na naman. So iba dyan, papaluto namin. Yung iba, stock namin sa bahay. So nandito na tayo sa dampa, paluto. Ito sa naka-green na uniform na yan, simula na nagdadampa kami dito sa farmers. Dyan kami lagi nagpapaluto. Ate. Sa amin, marami. Yan, nakialam na si Modern Nanay. Sabi niya, kalakalahating kilo lang. Kasi sobrang dami talaga na aming pinamili. Tapos, ayan, si Teo, dead hungry na. Kaya binili muna ng siomay and fries. Tapos, akala ko nandun ako sa bahay namin. Kaya ako na din ang naghain. Pero kagandahan dito, mabilis lang yung serving ng kanilang mga food. Or mabilis silang magluto. Kaya ayan na agad yung ating food. Yung lobster, yung baked tahong, yung shrimp, yung talaba. Yung tempura, adobong puset, baked scallops, crab, baked talaba. Then, kakain na tayo. Nagugutom na ako. Tikman na natin. Patakam-patakam shots muna para matakam din kayo. Ito yung talaba ni kuyang nakadilaw. Mataba, diba? Ang sarap with suka. Perfect. Ayan, natahimik na ako dyan. Wala na akong masabi sa sobrang sarap. Especially yung talaba. Ang sarap niya kapag ganyang steam lang. Etong scallops, hindi ko siya masyadong bet kasi manamis na miss yung toppings. Etong sweet chili shrimp na pinaluto namin, saktuhan lang yung lasa. Tapos etong tempura, okay din. Crispy yung balat at masarap yung sawsawa. Ay, apple. Yummy! Then itong lobster,
perfect yung pagkakaluto ng lobster. Ang comment ko lang, ginamit nila is margarine, hindi butter. So, lasong-lasa ko yung margarine. Yung toppings ng scallops at tahong, iisa lang, manamis-namis. Itong puset, masarap, itlogan siya. Then, sakto rin pagkakaluto, hindi siya makunat. Perfect sa rice, kaso hindi ako nag-rice. Itong talaba, same din ng toppings ng scallops and tahong. Tapos itong sinabawang tahong, ang sarap ng lasa niya. Ang sabaw niya, malasang-malasa at yung tahong, perfect ang pagkakaluto. Tapos ito na yung crab. Hindi siya ganun kataba, besh. Ayan. So kinakabahan ako sa dalawang crab na malaki na natira kapag niluto sa bahay. Kung mataba din ba yun or pa yan. Sila ate, sarap na sarap sa pagkain. Si Daddy Sol, hindi halatang gutom. Si Marigold, ang laki ng bibig. Yan, kainan na. Nako, busin natin lahat yan. Pero may natira kami dyan, yung iba tinikok na namin. Thank you for watching. Bye!